Kumusta? Ako nga pala si Boy Kaalaman. At sa videong ito, ating pag-uusapan ang isang babaeng natagpuang walang buhay sa loob ng water tank sa isang hotel. Bakit may mga tao na nagsasabi na hindi daw kapanipaniwala ang pagkamatay ng babaeng ito? Bagaman ito ay close case na, pero marami pa rin katanungan at teorya ang gustong masagot ng mga tao. Alamin natin yan, kaya tapusin mo ang videong ito. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! Nagsimula ang kwento January 26, 2013. Ang 21-anyos na Canadian student na ito na si Elisa Lam ay nagpasyang magpunta sa bansang Amerika upang maglibot-libot sa bandang West Coast ng Amerika. At pagdating niya sa Los Angeles, siya ay nag-check-in agad sa isang lumang hotel na nagngangalang Hotel Cecil, na ngayon ay may pangalang Stay on Main. Si Elisa ay unang nagstay sa isang shared room kung saan marami sila sa isang kwarto. Subalit siya ay inilipat sa isang single room matapos ito ay inireklamo dahil sa kanyang kakaibang kinikilos at pag-uugali. Tuwing gabi ay tinatawagan ni Elisa ang kanyang mga magulang upang i-update ang mga ito na nasa maayos siyang kalagayan. Noong January 31, 2013, ito ay araw ng pag-checkout ni Elisa Lam sa hotel upang siya ay pumunta sa Santa Cruz. At kinagabihan ang kanyang mga magulang ay hindi na nakatanggap ng update o tawag mula kay Elisa. Dahil dyan, sila ay nabahala na, kaya sila ay humingi ng tulong sa mga polis sa Los Angeles. At sila din ay lumipad papuntang Los Angeles upang hanapin ang kanilang anak. Base sa huling nakakita kay Elisa, ito raw ay mag-isa lamang at ito ay nakita sa isang bookstore na masayang namimili ng regalo para sa kanyang pamilya sa pag-uwi nito. Dahil sa report, sinaliksik ng mga pulis ang Hotel Cecil, pati na ang kwarto ni Elisa, rooftop at ang mga ilang kwarto doon. Pero hindi pa rin nila nakita ang babae. Sabi pa ng isang police officer na si Sergeant Rodel Lopez, hindi daw nila sinaliksik ang lahat ng kwarto sa hotel kasi ito daw ay walang bahid ng krimen at walang probable cause ang kasong ito. Matapos ang isang linggo na pagkawala ni Elisa, ito ay February 15, 2013, naglabas ang LAPD ng isang CCTV video kung saan huling nakita si Elisa Lam sa isang elevator sa Hotel Cecil kung saan siya ay sumakay dito. Makikita natin dito na si Elisa ay parang takot na takot, na parang hinahabol at may pinagtataguan siya, at siya ay hindi mapakali. Mapapansin natin na hindi normal ang kanyang kinikilos, magtatago, lalabas, at pipindot sa mga buton ng elevator. Mistulang may kinakausap siya na siya lamang ang nakakakita. Mapapansin din natin kung bakit nga ba hindi nagsasara ang pintuan ng elevator. Ano nga ba sa tingin nyo? Sa paglabas ng videong ito, ito ay kumalat sa social media at samot-saring teorya ang nabuo tungkol sa kasong ito. May nagsasabi na si Elisa Lam daw ay napupuses ng isang masamang espiritu at may nagsasabi na siya daw ay wala sa katinuan ng mga oras na iyon. Sabi pa ng iba, ang videong ito daw ay edited na. Siguro ang hotel ay may tinatago na kung sino na may kinalaman sa pagpanaw ni Elisa Lam.
Ngayon, pag-uusapan natin ang madilim na nakaraan ng Hotel Cecil. Alam nyo bang ang hotel na ito ay binansagang first hotel? Dahil marami nang naganap na murder at suicide sa hotel na ito. At minsan, naging tahanan na rin ito ng mga kilalang serial killers. Noong 1985, ang kilalang killer na si Richard Ramirez na binansagang Night Stalker ay minsang namalagi sa hotel na ito. At noong 1991, isa ding serial killer ang namalagi dito na si Johan o Jack Unterweger. Kaya masasabi natin na marami talaga ang misteryo sa hotel na ito. Sa kasagsagan ng paghahanap kay Elisa Lamp, may mga hotel guests na nagreklamo tungkol sa mahinang pressure ng tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Ito din daw ay kulay itim at masangsang ang amoy. At sa araw din na ito, natagpuan ang katawan ni Elisa Lamp na walang buhay at walang saplot sa isang 1,000 gallon na water tank sa rooftop ng hotel. Itong tangking ito din ang nagpo-provide ng tubig sa buong Hotel Cecil. Sinasabing ang katawan ni Elisa Lamp ay nasa 3 linggo na sapagkat ito ay nasa state of decomposition at bloated na. Base sa autopsy, ito ay walang bahid ng physical injuries at sexual assault o suicide. Hindi rin eksaktong sigurado kung nag-take ba ito ng drugs. Ayon naman sa toxicologist, hindi sapat ang dugo ni Elisa para i-undergo sa drug testing dahil ito ay nasa state of decomposition na. Subalit, may nakita ang mga pulis na prescription of medication para sa mga taong may bipolar disorder na pagmamay-ari ni Elisa na nagbibigay sagot na si Elisa ay dumadanas ng manic episode. Kaya diniklara ng LAPD na ang kaso ni Elisa ay isang aksidente o walang kahit anong misteryo ang naganap. Matapos ang pagpanaw ni Elisa, ang kanyang social media account na Tumblr ay naging active at nagpost ng larawan na nagpayanig sa mundo ng internet. Siguro ito lang ay scheduled post. Kasi sa application na ito ay pwede kang mag-post ng gusto mong ibahagi sa future. Ngayon, atin namang pag-uusapan ang mga katanungan na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Noong 2013, nilindol ng pagpanaw ni Elisa Lam ang mundo ng internet. Dahil dito, may mga teorya at katanungan ang nabuo. Ang rooftop ng Hotel Cecil ay hindi basta napapasok ng isang hotel guest, maliban na lang kung ikaw ay isang hotel staff. Ayon din sa investigasyon, ang rooftop ng hotel ay may alarm. Once na may pumasok na hindi restricted person, ito ay agad-agad natutunog. Ayon naman sa mga pulis, ginamit daw ni Elisa Lamp ang fire exit. Isa kaya itong indikasyon na may humahabol kay Elisa at sa rooftop niya napiling magtago? Sa kasagsagan ng paghahanap kay Elisa, matatandaan natin na gumamit sila ng canine dogs para hanapin si Elisa, pero hindi nila ito natagpuan. Pero sa mga oras na iyon, ang kanyang katawan ay nasa loob lamang pala ng tangke sa rooftop ng hotel na minsan nang sinuyod ng mga pulis. Bakit hindi nila nakita ang katawan ni Elisa? Alam nyo bang ang water tank ng hotel ay may taas na 10 feet at may lapad na 4 feet cylinder type? Kinakailangan pa ng hotel staff na gumamit ng hagganan kung gusto niyang umakyat dito. Ang takip din ng tangke ay sobrang bigat na kailangan pa ng tools upang mabuksan. Ang huling tanong, paano nangyari na nabuksan itong mag-isa ni Elisa at binalik ito sa pagkakatakip? Ilan lamang ito sa mga katanungan na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot ng mga eksperto sa kasong ito ni Elisa Lamp.
Ano nga ba ang katotohanan sa pagkamatay ni Elisa? Meron nga bang kakaibang pangyayari ang bumabalot dito? Ano sa tingin nyo, mga idol? May misteryo nga ba ang kasong ito? Muli, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe. At i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat. God bless.